Pinasinayaan na ngayong araw ang Parañaque Integrated Terminal Exchange. Landport nga ang tawag dito dahil sa mala-airport na itsura. Mula sa Parañaque City, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. Ivan, para dun sa ating mga kababayan na papunta at galing ng Cavite at saka Batangas, ito na yung kanilang magiging bagong terminal at target ng pamahalaan na magamit ito bago matapos ang linggong ito. Mukhang airport pero para sa mga bus na galing at palabas ng Cavite at Batangas. Yan ang bagong Parañaque Integrated Terminal Exchange na nasa Coastal Road sa Parañaque. Dito sasakay ang mga pasaherong papuntang Cavite at Batangas at dito rin bababa ang mga galing Cavite at Batangas na papunta naman ng Metro Manila. Dito sa second floor, lahat ng bus magbababa ng mga pasahero nila galing sa labas, no? Yung mga galing Batangas, Cavite, tapos pagkatapos nyo dito sa second floor, yung sakayan nyo papasok ng Metro Manila, dito naman yan mangyayari sa ground floor. So, from second floor, sakay kayo para malaman nyo kung ano yung biyahe ng inyong pupuntahan, kung anong oras. Meron tayo na trip number, yung oras, tapos kung saan gate sila makikita. Mabilis din ang pagbili ng ticket parang bumibili lamang ng ticket sa sinahan. Kita nyo po sa monitor yung mga available time po natin na mag-cancel ng bus. Mm-hmm. Pipili ako ng oras. So, nasugbu dun sa, 2:35. Pagkabili ng ticket, sasabihan kayo kung saan gate kayo dapat pumunta para sumakay ng inyong bus. Ito yung bale, magigi nyo ng ticket sa bus. Hindi nito yung parang binubutas-butas pa. So, 2:35 ang sabi, dapat malapit na ako dun sa bus ko. Gate 5. Oh, so, sakto lang. Gate 5, nandito tayo. Gate 5. At itong barcode na yan, ang kailangan nyong iscan. Platform D32. So, saan yung D32? Ayan! D32. Tapos, nakalagay sa D32 tayo, bus bay 32. So pwede ka nang sumakay dito kung papunta ka ng either Batangas or Cavite. Yung dalawang provinces na yon lang. Ngayon, pag galing ka ng Batangas o kaya naman ng Cavite, pupunta ka ng malapit na area lang. Halimbawa sa Makati, jeep yung sasakyan nyo. Dito sa unloading, dun sa medyo dulong bahagi, dun nyo naman makikita yung mga jeep. Hindi nyo na kailangan ng ticket doon. Yung normal na nakagawian na pagsakay ng jeep yung gagawin nyo. May mga taxi at grab din. May mga bus din na diretsyo naman ng airport. Pinasinayaan ng Pangulo ang PTEX. Gusto raw ng Pangulo na gamitin ito ng mga bus companies. This will help ease traffic by limiting provincial buses plying Metro Manila roads, specifically along Rojas Boulevard and the EDSA TAF area. Ang PTEX ay may kapasidad na 1,000 mga bus at 200,000 na pasahero araw-araw. Kung dito na bababa ang ilang mga provincial bus, gusto ng pamahalaan na bawasan ang traffic sa loob ng Metro Manila. Kaya naman aalisin na ang mga provincial terminals sa EDSA. We'll be taking out the provincial bus terminals along EDSA. Meaning, along the way, some of those bus terminals along EDSA, especially those coming from southwest, no? Yung galing Cavite and Batangas, we'll have to end here. Ivan, mukhang airport ay wala namang sisingilin sa mga pasahero na terminal fee katulad dun sa ating mga airport. Ayon sa LTFRB, yung mga bus companies yung magbabayad dyan. Sinisiguro ng LTFRB na hindi maipapasa yan ng mga bus companies sa mga commuters dahil namomonitor nila yung pagtaas ng pasahe, Ivan. Maraming salamat, Joseph Morong.